Sa gitna ng mga batikos sa pagkamatay ng isang batang na damay sa drug operation sa Rodriguez Rizal, iginiit ni Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi raw maiiwasang magkaroon ng collateral damage sa gitna ng mga operasyon. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Pero happens. During operation, yan ang reaksyon ni dating PNP chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagkamatay ng tatlong taong gulang na batang si Kathleen Maika matapos madamay sa bypass operation ng mga pulis laban sa ama nitong si Renato Ulpina Sabado na umaga sa Rodriguez Rizal. Aminin ko sa inyo, merong nangyayari na talagang in the course of operations, yung honest to goodness na talaga naging collateral damage yun dahil nga hindi nga perfect yung ating operating environment. Sa kaso ni Maika, malamang daw ay judgment call ito ng pulis na nakabaril sa bata. May hawak na baril yan. Tinamaan na yung kasama ko. Hintayin ko ba na akong tatamaan? So, judgment call ganyan yan. Kung ano, priority niya yung buhay ng bata na karga-karga ng ama o priority niya yung buhay niya na pwedeng mawala sa kanya kapag hindi niya ni-neutralize yung ama na may hawak ng bata, and in the course, tinamaan yung bata. Pero sinabi niya rin na sa rules of engagement sa mga operasyon, kailangan i-clear lahat at tiyaking hindi magkakaroon ng collateral damage. Dapat talaga kung if you have the chance, if you have the opportunity na i-save yung bata, by all means, gawin mo. Ang sagot naman niya sa pahayag ng pamilya na wala raw nangyaring bypass operation at hindi nagpaputok ang sospek. Ganun man talaga yan palagi. Na kiniklaim palagi ng namatayan. Bakit may namatay na pulis? May namatay ba kaya na pulis? Oh, paano namatay yung pulis? Binaril niya sarili niya. Habang iniimbestigahan ang kaso, tinanggal sa pwesto ang 20 pulis na kasama sa bypass operation. Inilipat sila sa Regional Police Holding and Administrative Unit sa Camp Vicente Lim sa Laguna. Ayon sa epe ng Calabarzon Police na si Police Brigadier General Edward Carranza, pinapasuko at isa sa ilalim sa ballistics test ang armas ng mga pulis. Kailangan natin malaman kung kanilang baril lang nakaputok. From there, magpaprocess tayo ng illumination sa mga posisyon nila during the actual operation. Ang nakatama sa bata ay maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide at kung pulis nga siya, maharap din siya sa kasong administratibo. Nanindigan naman si Carranza na nanlaban ang target ng operasyon. Mariin namang kinondena ng Commission on Human Rights ang pagkamatay ni Maika na may tuturing daw na consequence sa war on drugs ng gobyerno. Bumuo na raw sila ng grupo para imbestigahan ang insidente. Panawagan nila sa gobyerno na bilisan ang pag-iimbestiga sa kaso at hayaang manaig ang batas. Suportado raw ng CHR na matuldukan na ang problema sa droga sa bansa. Pero hindi raw masusukat ang tagumpay ng kampanya sa dami ng mga napatay, kundi sa dami ng nabagong buhay. Bernadette Reyes, GMA News.